nabalas eh. I-open na lang muna kita ng apartment. Huwag na dito sa kasa kasi kay Papa pa rin naman to eh. Tutulungan kita hanggang mapakulong natin si Miss Powers. Si Ina. Iwalay na ba kayo? Medyo malaking ako ito sa pagitan niyo eh. Wala na kami dito. Lalo naging magulo nung nakisali pa ito si Miss Powers eh. Ano? Pati ikaw? Pinagplaplanuan niya? Hindi ko na alam, Tito. Hindi ko na alam kung paano ako pumukuha si Ina sa kanya. Pinagplanuhan nila na palambutin ka para itigil mo na lahat ng plano mo. Eh ngayon, lumalabas na talaga ang totoong ugali nila. And for sure, alam ni Gob na alam ng asawa niya yun. Hindi pa tayo sigurado sa mga paratang mo, Mark. Politiko si Gob. Makarisma. Kaya huwag kayo masyado magpadala. I should know. Nagtatrabaho sa kanya, di ba? Sir. Sir, si Kaloy makaspak po to. Sir, kailangan ko naman ng proteksyon niyo. Masyado na ako na-involve sa mga gawain ni Madam Claudia. Para lang ako makakuha ng mga impormasyon para sa inyo. Ano ba nangyari? Ang trabaho mo lang dyan ay ang magmanman. Kung may nagawa ka labag sa batas, hindi na yung sakop ng proteksyon namin sa'yo. Sir, ano yun? Kahit buhay ko lang kapalit? Ano ba ginawa mo? Wala kayong kwenta. Alright, you know what? No. Do you honestly think Ina can make up that kind of story? Inventong kwento? Para ano? Para sirain yung pamilya mo? Miguel, kayang-kayang paikutin ni Miss Powers si Ina. Okay? Masyadong malaking tiwala ni Ina kay Miss Powers. Sigurado na brainwash siya na si Ina. Hello, Bunso. Kuya. Wala na dito si Papa. Ano siya namitan ng mga gamit? Kuya, pinagbali niya tayo kay Miss Amor. Kuya. So, idadiretso mo yung mga plano mo. Papabagsakin mo yung Buena Vista, idadami mo si Eduardo. Amor, di ba sabi mo, napatawad mo na siya? Pareho lang kayong napaglaruan. Hindi ko alam, Betty May. Pero sa ginawa sa akin ni Claudia at ni Diego, hindi pwedeng wala akong gawin. Hindi pwede. Hello, Miss Powers. Hawak na ho namin siya. Baka kulang kita, pero magpapakalayo ka na. Takbo! 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 Di ba sinabi ko, huwag ka nang magpapakita ko. Panaginipan ko na naman yung mga dumukot sa akin. Wala na ako narinig kundi boses nila. Kausap si Amor. Talagang papatay nila ako eh. Tito, bukas aras muna ako ah. Pupunta ako lang si Leah. Pero ililipat na lang kita sa kwarto ni Miguel para may magbantay din sa'yo.
I already talked to your lawyer. Sabi niya, anytime he can meet up with you. Amor, mabuti ng maaga. Para matigil niyang Diego na yan. Si Eduardo ba yun? What are you doing here? Hinabol kita kagabi. Pero hindi na kita naabutan. Amor, gusto ko lang malaman mo. Pinaniniwalaan kita. Diego! Diego, umangon ka dyan! Claudia! Saan ka nang galing, ha? Ba't bigla ka nalang magpapakita? Bigla ka manggugulo? Hindi mo ba naisip na maapektuhan si Eduardo dito? Claudia, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Halos mamatay na nga ako eh! Eh bakit bigla ka nalang susupot ng ganun? Tapos kung ano-ano yung sasabihin mo, hindi ka ba nag-iisip? Claudia, wala na akong choice! Buhay ko na ang nakataya dito! Hindi ko naiintindihan kung bakit kailangan mangyari ang lahat ng to. Nananahimik na ako, Eduardo, pero ayaw akong tigilan ng kapatid mo, kaya lalaban ako. Sisiguraduhin ko, nababawiin ni Diego lahat ng pakatang niya sa'yo. Magbabayaran niya lahat ng ginawa niya. As for Claudia, I can no longer be with her. Tinago niya sa akin lahat ng alam niya noon. Pinaniwala niya ako na talagang sumama ka kay Diego. Hindi ko na kaya makasama sa kanya. Lalo na alam ko nagkasunduan sila ni Diego para sirain ka. Umalis ka na, Eduardo. Baka may makakita pa sa'yo dito. Masyado ng malaki ang kampanya si Eduardo. At hindi na namin kaya na masangkot na naman kami sa isa pang gulo. Kung ako sa'yo, hindi mo muna dapat ipa-aresto si Amor. Hindi ko rin hahayaan na humaba pa tong problemang to. Kung hindi ako kumilos, Claudia, edi babalik ng Amerika yun. Hindi yun aalis. Hindi mo ba inis at nakakalkalin ng mga investigador kung anong problema niya ni Amor? Kung bakit mo sa pinagbibintangan na pinapapatay ka niya? Ano sasabihin mo? Aamin ka? Sasabihin mo, oo, nirape ko si Amor, ganon? Dahil yun ang naman ang laban sa'yo ni Amor, hindi ba? Ngayon, makikigilo pa yung ina na yan. Gamitin mo. Nandyan yung number ko. Tatawagan mo ako sa kahit na anong ginagawa mo, kahit na anong kundos mo. At dito ka lang. Nandito si Angelo. Safe ka dito. Paano na si Lourdes? Wala na si Lourdes. Wala nang nakakakita sa kanya. Eh malamang siyempre dinispat siya na ni Amor. Mananahimik ka dito, Diego. At ako aayusin ko yung gulong sinimulan mo. Pagkatapos ng eleksyon, tsaka natin gagantihan si Amor. Si Angelo, nagtitiwala siya sa'yo. Huwag mo sisirain yung tiwala niyo. Uwi din yun si Papa. Magulo lang to sa simula, pero believe me, maayos din ang lahat. Sige naman, saligan na. Kumain na tayo. Susunod lang ako, Kuya. Sige, ano umiyak na? Hindi
makapaniwala ang buong Punta Verde na nalim sa publiko ang ganitong pangyayari. May nagsasabing na ginamit ni Governor Buenavista ang kanyang kapangyarihan para mapagtakpan ang kanyang anak na si Angelo Buenavista sa mga kasalanan nito dahil siya ang loteng lord. Hindi kita hayaang saktan ulit ang babaeng mahal ko. Kung hindi ka sisirain ni Amor, ako ang sisira sa'yo. Wala akong pakialam kahit saan ka pa makarating o takutin mo yung pamilya niya. Ang importante, mahanap mo yung Letseng Kaloy na yan. Matatanda ang matagal nang naungkat ang pangalan ni Governor Buenavista na umanong leader ng lotingan. Hindi naman totoo yan, di ba? Pero Kim, hindi naman sisamaling yung video eh. Bukas ang himpilang ito para sa panig ng nasasangkot. Angelo! Pangyayari, may nagsasabing na ginamit ni Governor Buenavista. Ibig ko ba sabihin makukulong na po si Kuya Angelo? Di ba yan yung nagpupunta dito na may gusto sa'yo? Na-crush mo rin? Ang paglabas kaya nito ay makaka-apekto sa resulta ng darating na eleksyon? Saan nga ba nang galing ang video na to? Baka na nga lang ba to ng mga kalaban ng gobernador? What the hell are you thinking? Wala akong sinabing ilabas yan ah! Miss, wala akong kinalaman dyan. At kung meron man, hindi ko yun i-deny sa inyo. Si Mark, tawagan mo. Nagustuhan ba ni Amor ang ganti ko dahil sa ginawa ni Diego? Sana nagustuhan niya. Psst. Sinong traitor ang nalagpas nun? Tayo lang naman may kopya nun ah. Galing sa NBI. Naiipo na sa labas ang media. We need to make a statement about this as early as possible. Malapit ang election, Gob. Sinisigiraan niya lang pangalan mo. Malalampasan ko to. Ang inaalala ko si Angelo. Dahil wala naman siya kinalaman dito eh. Galit siya sa akin nun. And during that time, inaalam lang niya kung totoo yung mga bintang na may kinalaman ako sa lote. Magsasalita na ako. Baka tigilan na nilang anak ko. Dapat kang magsalita, Angelo. Kitang-kita ka dun sa video. Ilang araw na lang, eleksyon na. Kailangan mong depensahan ng papa mo. Hindi lang talaga ito lumalabas pagkatapos ng kay Tito Diego eh. Sa tingin ko, paka nato ni Miss Powers. Malamang! Posibleng gawin niya to, eh, baliw na nga eh. Eh, nagawa niya nga i-planta si Tita Lourdes sa bayan ni Tito Diego eh. Posible rin matagal niya na tayo sinusubaybayan. Kaya kung ano man ang mga pinaplano niya, hindi natin hahayaan na matuloy yun. Kaya dapat tayo lagi ang magkakampi, Angelo. Tayong buong pamilya. Hindi ka dapat nagde-desisyon ng hindi mo pinapaalam sa akin. Bakit? Eh di ba doon din naman ang punta nito? Yun ang sabi mo. Hindi mo ako dapat pinapangunahan. This is the right time para ilabas yung mga yan. Nalalapit na ang eleksyon. Exactly my point! Kasi pinoprotektahan mo si Gob. Iniisip mo na wala siyang kasalanan. Mark, tama na. Ang dali mo namang mapaikot. Ano yun? Napatawad mo na siya? Naminahal mo na ulit siya? Nakarelasyon mo na siya ulit, kaya pinapabayaan mo? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo dahil pinabayaran lang kita. Ngayon, kung hindi ka marunong sumunod, makakaalis ka na! Aminin ko,
galit ako kay Papa ng mga panahon na yun. Ang totoo niyang galit ako sa kanya for a long time. Dahil na rin sa mga personal na nangyari noon. Dati hindi ko iniisip mga ginagawa ko. May kumalat pa ngang balita na si Papa involved sa loteng. At gusto kong malaman kung totoo yun. Pero dumating ang mga pulis na nag-raid sa Kuta. At si Papa mismo ang nagpasugod sa kanila doon. Oo, pinakawalan nila ako. Dahil alam nila at alam ni Papa na ginagawa ko lang yun dahil galit ako sa mga magulang ko. Pero ngayon handa na ako sa kahit anong investigasyon. Mukhang si Angela na mismo maglilinis sa pangalan niyo, Gob, ah. Sabihin niyo na lahat tungkol sa akin. Gago, tanga, spoil. Pero isa masisiguro ko sa inyo. Hindi ako sinungaling. Kung may isang taong marunong umamin sa mga pagkakamali niya, ako ho yun. Pag may isang bagay na ginawa ko, aaminin ko. Kahit mali. At kahit masaktan pa ako. Ayan! Mas okay panoorin yan. Eh, Nay, paano na po si Kuya Angelo? Sabi ko, yan. Yan ang panoorin mo, mas okay yan. Ay, yung dalawa, pinagkakaisahan niyo ako. Sige na, sige na, kain na. Yes, madam! Angelo. Alis, sarili kami dito. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo sa ginawa mo. Kahit alam kong galit ka sa akin. Bakit mo iniwan si Mama? Ganun-ganun na lang yan. Hmm? Hindi ka ba naawa kay Leah? Para kanino? Para sa Amor Powers na yan? Iniwan ko ang Mama mo. Dahil pagod na ako magsinungaling sa sarili ko. At hindi ko kayang patawagan yung mga panlulokong ginawa niya sa akin. Pinabaliktad mo pa si Mama? Alam mo pa, sige lang. Total, ilang beses ko naman na sinabi kay Mama na hiwalayan ka na eh. Naunahan mo lang ako. Doon ka na kay Miss Powers, di ba yun ang mamahal mo? Ilang taong kong pinagkait ang hustisya kay Ama. Ilang namang ginagawa ko dito ha? Ngayon kung mahal ko siya o hindi, labas na yun doon. This is about giving justice to a victim. Nagagawin ko naman para sa Mama mo kung siya'y naagabyado. Angelo, kilala mo ang Mama mo. Hindi naman imposible yung mga binibintang laban sa kanya. Pero kilala ko rin si Tito Diego. Alam mo ba kung tutuusin? Mas siya pang nagmahal sa akin ng totoo. Na parang tatay. At siya hindi magsisinungaling sa akin. Wala akong alam dun sa nangyari. Hindi ko yung ginusto. Totoo nila pastangan niya si Miss Amor. Nadinig ko nag-uusap si Madam, pati si Tito Diego mo. Sinabi niya na wala dapat makalam na totoong na-rape si Miss Amor dahil nandun siya at nakita niya lahat yun. Tito Diego, sabihin mo ngayon. Nag-uusap pa kay Mama? Si Ina! Ano ba ito ba pinagtatanggol to? Ang ginagot ko ay sinasabi ko, narinig ko lahat. Napanood ko sa news, Angelo. I'm here for you anytime. Hindi ka gaya ni Ina. Hindi ako gaya niya.
mag-empake ng patay ang ilaw, ha? Baka ba kasi nagsusuot? Kailangan natin umalis. Sige na, basta mag-empake ka tapos pumunta ka sa ate mo. Susunod na lang ako. Sabihin mo nga sa akin. Ano ba nangyayari? Shhh! Huwag kami ngayon, huwag kami ngayon. Lobs! Ano yun? Ano ba kasi nangyayari? Shhh! Huwag kami ngayon sa kanila. Siya para patayin ako, ha? Sino? Aloy! 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 O, namatay na kalaban niya. Wala. Panalo na to. Panalo na to. So, ito. Hello? Ito yung... Hello. Kaloy. Anak? Nay. Nay, umalis na kayo dyan. May nagbabanta sa buhay ko. Baka madami pa kayo. Ano? Anong may nagbabanta sa buhay mo? Nay, mas mabuti pang hindi na ako magsalita dahil baka mapahama kayo. Umalis na kayo dyan. Basta umalis kayo. Pero, Kaloy, di ba dapat mag... Kaloy! 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 Yes, ma. Hindi ko sila iiwan. Kinakaba na sila ina. Paalisin mo na sila dyan. Hindi biro ang ganyang mga threat. I know, ma. But what do you think is going on? Iniisip ko dahil sa mga nangyari. Kung sinasabi ni Diego na may gustong pumatay sa kanya. Kung sino man yun, baka may galit din sa akin. At gustong idamay lahat ng tao sa paligid ko. We have to protect Ina and her family. Okay, ma. Ako nang bahala. Hindi ko talaga makontak ang kuya mo eh. Ano ba nangyayari?